Javier De Leon, shout out din po sa iyo. Ha? Ito yung si ano, si Berador. Shout out kay Javier De Leon, dating Berador. Ilang araw sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Kumusta, kumusta? Ilang araw na rin tayong hindi nakapag-upload sa ating social media account. Hindi rin tayo nakakapag-live. Kaya kumusta kayo, mga kababayan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At sana lagi kayong ligtas. At ang isipin ninyo, ang kinabukasan ng inyong mga anak at kinabukasan ninyo, huwag magpadala sa lahat ng mga isyo. Huwag magpadala sa inyong mga emosyon, galit at kung ano pa ang naglalaro sa inyong isipan. Ang isipin nyo, mahal kayo ng Diyos. So mga kapatid, bago tayo pumunta sa ating gagawa ng reaction video, at napakainit nitong usaping ito. Totally, ang usaping ito, marami na rin ang nagkomento, marami na rin ang gumawa ng reaction video, at ang sabi nga nila, I need na ng DSWD. Iba't iba naman yung ating gagawing reaction, kaya gumawa tayo ng reaction video, hindi para kontrahin ang mga ilan sa ating mga kasama, kung hindi opinion lang ang gagawin natin. Hindi naman tayo pwedeng basihan natin yung mga bagay-bagay na ilalagay kaagad natin sa batas o usaping abogado. Opinion lang ang ating gagawin. So mga kababayan, puntahan natin ang video kung saan iblinlag ni Kuya Bal Santos Matubang ang ina ni Jemel. At pag-usapan natin ito, mga kapatid. At samahan niyo ako sa panonood ng videong ito para tayo ay makakuha ng ating opinyon. Tara na. Tulugan ninyo. Nay! Nay! Si, ano mo ito, ate? Anak ko yan, magulang ko po yan. Kapitbahay mo? Di po. Ah, totoo mo magulang o... Bianin mo. Iapo mo si Jemel. Hindi siya napunta rito si Jemel. Hindi na po, di pupunta rito. Ayaw naman pong papuntahin yung mag-aalaga. Sino yung nag-aalaga sa kanya? Yung daw kong Maril eh. Right, ate, anak mo yun, di ba? Bakit di ibibigay sa'yo? Aywan ko po nang sila. Ayaw po talaga po ibigay sa akin. Kasi ang rason po nila, sila daw po nagsuporta sa anak ko. Eh, hindi naman po silang susuporta sa anak ko kasi ang anak ko dito, malumaki yung anak ko. Sino anak? Si Jemel. Saan lumaki yun? Dito po. Ilang taon? Nag-aaral po yun dito, kinder. Okay. Tapos yung anak kong babae po, nag-aaral po yun dito. Eh. Balik nga po ako sa Paracal para maghatid ng mudyon. Kaya po ay nag-aaral sa Montalbán. Eh, gusto ko po kasi na yung, ibalik na dito yung anak ko. Si Jemel. Pag-aaral. Sino ba ang nag-hold yung ayaw na ibigay sa yung bata? Yung tiyahin, yung lola, pati yung ama nun. Yung ama ayaw din ibigay dito? Ayaw po. Ah, okay. Ngayon, anong plano mo? Gusto mo siyang kunin o dugan muna siya? Gusto ko po kunin yung anak ko. Kasi ako naghirap sa anak ko, hindi naman sila. Tama yan. But si Jemel ay nakarating doon? Ano po? Yung tan ko nun, nakapunta po yung anak ko doon. Iniwan ko po yung anak ko po doon po. Iniwan ko at nagtrabaho pa ako sa Manila. Okay. Iniwan mo doon? Iniwan ko po. Walang muna kasi ako noon. Kaya iniwan ko yung anak ko doon. Eh, babalikan ko yung anak. Kinuha ko po yung anak ko dito. Dito na nga po yun. Tapos, yung nga po, yung Maribik na yun. Maribik. Nagpunta dito. Nagpunta po dito yung Maribik. Hiniram niya yung anak ko. Yung pong Jemel, eh gusto ng anak ko magbakasyon muna doon. Okay. Doon tapos dito. Yung anak kong babae, nandito yon. Sino yung babaeng anak mo? Monica. Nasaan ngayon? Nasa Paracali po yun. Magkasama sila ni Jemel? Opo. Nandun yun sa kay Maribik po, nandun. Ilan ba yung anak mo nandun sa kanila? Dalawa po, nandun. Ngayon, ito si Monica, matagal na siya doon? Yung pagka, ano lang po, birthday mo. Hindi rin binibigay sa'yo? Ano binibigay po, naman? Hindi po, hiniram lang po niya. Yung May 7. Ayan. Sa usaping legal kasi, mga kapatid, totoo yung sinasabi ng ilan nating mga kasama na kinakailangan talaga na sa magulang o sa ina mapupunta ang mga bata. Kasi nga, hindi nga kasal. Totoo yun.
Totoo yun. Totoo yun na pwedeng mangyari talaga na kay ate yung bata. Totoong mangyari yan. At kung nadaanin natin sa legal, talagang mangyayari yan. Pero kung may mga humahadlang at talagang gusto pa nila ng barangayan, gusto pa nila ng ano, malalayo, malalayo ang bagay na ito. Hindi sa paganda, kung hindi sa palayo. Diba? Yan nga, narinig natin yung mungkahi nung nanay ni Jimmy. At mukha namang totoo. Hindi nga natin alam. E tingnan natin ang video ng Chahid na sinasabing pinagbabawalan si Jimmy na pumunta sa kanila at ayaw ibigay. Panoorin natin si tita. Kasi unfair naman kung magsasalita na kagad tayo na hindi natin alam yung panig nung inaakusahan. So, tara. Sa amin, hindi nyo raw binibigay yung kanyang mga anak. Totoo po ba yun? Hindi nga po. Binibigay ko po yun sa kanya. Pinagdudul-dul lang ko na nga po yan at ang sakit sa ulo niyang anak niya. Okay. Hindi po masakit sa ulo yung mga anak niya. Masakit sa ulo ang ginagawa niya. Hmm. Dahil sa tinagang buhay ko, ngayon lang ako nagkaroon ng problema sa barangay. Gawa sa pagpapalaki ko dyan sa mga anak niya. Kumpisat ko, inabandon na po niya yung anak niya. Iniwan po niya yan sa planta isang taon pa lang. Nandalin po sa akin si Jimmy, baby pa lang. Binigay na lang po sa akin nung ama. Kanino ka akong anak yan? Wala nga po kami kaalam-alam. Inuha rin po nila nang hindi ko alam. Siyempre po, nagalit ako. Ito nga pong anak kong si Bea, apat na taon pa lang yung pandima kong anak. Nang idalhin nila sa akin yung mga batang yan. Tapos sasabihin niya na nangihiram ako ng anak. May mga anak ako. Kaano baga po kahirap so, maging magulang? So, kung sakaling kunin niyo yung anak niya, yung dalawa, si Monica po ano, tsaka si Jimel, pwede kayo na kukunin niya. Hindi po ako magdidesisyon niyan, yung ama. Dahil yung ama. Po ang kasunduan nila sa barangay. Okay. Meron po silang kasunduan sa barangay. Katulad nga po namin, ang papel lang namin, ang papel lang ni nanay. Si nanay po, o kasama-sama ko sa bahay, tagal na tagal. Nasa akin po yung mga batang yan. Mag-aalaga lang kami, wala namang kalusildo. Sa ang barangay po? Palpulang mukha niya ni Melissa, sa totoo lang. Wala siyang utang na loob. Ate, sa ang barangay? Sa Bagong Bayan. Bagong Bayan. Siguro sir, alamin tayo yung kasunduan ng ama at saka yung... Pag-investiga ka po kayo. Ano? Ang malaman ninyo dahil si Melissa, hostess. Hostess po ang trabaho niya. Yung una nga pong tanungin si Jingjing kung anong gustong kurso, hostess. Papay-pay. Ano po, huwag niyong ikakat yan. Bakit ang sinasabi ko, palabas ninyo yan. Hostess po si Melissa. Hanggang ngayon, hindi kami nag-iimig ng tunay na asawa ng kapatid ko. Kahit kinonsinti ko yung kapatid ko sa Aber House. Tapos ako ang nag-alaga ng mga anak. Tapos ako ang masama. Ako ang naglalahat pag may mga sakit lahat. Unang isa ulit kaya, nila, walang nang mamatay yung bata. Kaya nga na nagpunta kami ito para i-balance lahat. Hingin din yung side ninyo. Ang sakit sa loob na ginagawa niya sa amin. Hindi kami marunong nung kami ay yung punghalim kami. Makikipagpintuhan kami sa tao na kami ay ganito, ganyan, hindi po, hindi namin kailangan yun. Okay, Kaso personalan na po ang gawa niya. Galit na po yung kapatid ko. Personalan na niya yan. Mga anak niya, sisiraan niya. Kami magtuturo kami ng masasama sa bata. May anak po ako, may asawa akong anak, may mga anak ako, naayang po lahat ng mga bata dito. Mga kapit-bahay, tanong ninyo, nagpalaki ako ng anak ko, walang bisyo, may asawa na, walang naninigarilyo, walang nangangapit-bahay, walang barkada. Sila-silang magkakapatid po ang magbabarkada. Ganon din po ang gusto kong pagpapalaki dyan sa dalawang bata. At umpisa't-umpisa, nasa akin na yan. Bakit po? Yan, mga kapatid, narinig natin, di ba? Yung bawat panig. So mga kapatid, kung idadaan natin sa legal, may masasaktan sa kanila. May masasaktan mga kapatid. Kaya para sa akin, sa pamilyang ito, ito lang ang masasabi ko. Dapat kung mahal talaga ninyo si Jimmy at ayaw ninyo i-ma-involve si Jimmy sa mga bagay-bagay na ito at talagang concern kayo sa bata, ito po ang dapat nyo gawin. Ito po ay opinion ko. Huwag kayong ma-open. Kasi kung dadaanin natin ito sa legal, dadaanin natin sa DSWD, lahat po kayo mai-involve. Lahat kayo iimbestigahan. Ikaw ba, nanay, ay may kakayanan na suportahan o kaya mong buhayin ang iyong mga anak na solo parents ka? Yan, marami. Maraming imbestigasyon ang darating. Ikaw, tita, tatanungin. Ikaw ba ay karapat-dapat na mag-alaga dito sa bata na to? Ay ngayon pa nga lang,
Naririnig na natin sa bunganga mo, tita, at hindi mo pa ipinakat. Kay Kuya Bal Santos Matubang, yung sinasabi mo na hostis yung ina, ibig sabihin, pangit ang impluensyang ibinibigay mo sa bata. Kaya hindi ka rin karapat-dapat, totally. At karapat-dapat pa rin talaga yung ina. Kasi nga, katulad niyan, sa totoo lang, ate, yung salita mo na yan, kung idadaan natin sa mga kasukaso, malaking kaso ang tatamasahin mo. At ayaw mo ngang ipakat kay Kuya Bal Santos Matubang, kaya walang magagawa si Kuya Bal Santos Matubang kung hindi sumunod. Hindi talaga niya ikakat yan, kasi yun ang request mo. Pero kung ikaw ay nag-request na ikat yan, na pagsasabi mo ng hostis, ikakat yan ni Kuya Bal. Kasi malaking usapin ang mga sinabi mong yan. Kaya dito, ang mas maganda, ang mamagitan na lang muna ay si Kuya Bal Santos Matubang, kasi alam kong kayang-kaya mo ito, Kuya Bal Santos Matubang. Kasi kung dadaanin natin sa DSWD, dadaanin natin sa mga kasuhan, masasaktan sila lahat. Kasi katulad nito, tita, nakikita natin yung mga sinasabi niya. Katulad na nga lang ang sinabi ni Jimmy, hindi siya sasama sa ina. Diba? Napakasakit sa isang magulang o sa isang ina na sabihin na ayaw niya sa kanyang magulang. Tita, ito lang ang masasabi ko sa iyo. Kung talagang gusto mong lumaki ang mga bata na yan, na maganda ang ugali, ipaliwanag mo sa kay Jimil, kasi marunong nang umunawa yan. Ipaliwanag mo kung kaano kahalaga ang isang magulang. Ipaliwanag mo kung ano ang kahalagahan ng magulang. Para sa ganun, matauhan si Jimil at maisip niya na mahalaga pala ang magulang. Hindi katulad niyan. Sasabihin mo, ah, hostisika nun, hostisika rin eh. Ano ang mangyayari? Ma-open si Jimil. Bababa ang moral nung kanyang ina. Kaya sa ginawa mo, ate, sa tingin ko, may mali ka rito. Ikaw ang may mali rito. At ang alam ko, makakaya ito ni Kuya Bal Santos Matubang. Ito lang masasabi ko kay Jimil. Bunso, uulitin ko. Habang buhay pa ang ating magulang, kung ano man yung naging kasalanan niya, patawarin mo na siya. At ipakita mo na mahal mo ang iyong magulang. Kasi napakahirap ng walang magulang. Kasi magiging tatay ka rin, bunso. Magiging magulang ka rin. At dyan mo ma-realize na ang isang magulang ay hindi kayang tiisin ang isang anak. Bunso, mabuhay ka, at alam kong mabait kang bata. Sana mapangaralan kang maigi kung sino man yung kumukupkup sa'yo. Kasi nakikita ko, mga kapatid, sa nangyayari, hindi maganda yung mga naririnig mo sa iyong paligid tungkol sa iyong magulang. Hanggang sa muli, maraming salamat, at umaasa ako, mga kapatid, na kayang-kaya ito ng ating Kuya Bal Santos Matubang, hindi na dapat daanin sa DSWD. Si Kuya Bal Santos Matubang na ang alam kong makakasolve ng pangyayaring ito, para sa ganun, maiwasan ang malaking gulo. Maraming salamat, and God bless sa ating lahat.